Rehistrado na sa Food and Drug Administration o FDA ang gamot na ginagamit ng China kontra COVID. Pero aprobado ito ng FDA, hindi bilang pangontra sa virus ha, kundi bilang traditional medicine. Hindi rin ito pwedeng basta-basta inumin, lalo na ng mga may malubhang pneumonia at alta presyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang Lianhua Qingwan, traditional Chinese medicine. Nitong August 7, narehistro at inaprobahan ito ng Food and Drug Administration o FDA na maibenta sa Pilipinas. Wala sana kakaiba sa balitang ito dahil marami naman ang Chinese medicine sa bansa. Pero agaw pansin ang statement ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagsabing aprobado ang produkto bilang gamot sa mild at moderate COVID-19 sa China. Umaasa raw sila na sa pagpasok ng gamot sa Pinas, makakatulong ito sa laban kontra COVID-19 tulad ng mga pasyenteng may mild at moderate na sintomas ng COVID. Pero teka muna, sabi ng Food and Drug Administration, inaprubahan nga raw nila ito bilang traditional medicine pero hindi bilang gamot sa COVID-19. Itong product na ito, registered siya sa atin as para basahin ko, traditional used herbal product, helps remove heat toxin invasion of the lungs, including symptoms such as fever, aversion to cold, muscle soreness, stuffy and runny nose. Ito ay gamot para sa mga pasyente na may symptoms ng mga viral illness, respiratory illness. So pag mayroong sipon, ubo, lagnat, ito ang gamit ng mga gamot na to. So hindi siya very particular for any infection. Dumaan daw ito sa wastong proseso na nagsimula noong Marso. Dumaan din ang Chinese medicine sa Dangerous Drugs Board at ipinunto ng ahensya na meron itong sangkap na ephedra na pinagbumula ng kemikal na ephedrine na isang dangerous drug. Pero nitong May 5, naglabas ng resolusyon ng board na hindi sila tutol sa pagrehistro sa produkto. Binanggit pa na sa panahon daw ng pandemya, ang mga gamot na tulad dito dapat mabigyan ng konsiderasyon. Sa isang pag-aaral ng mga Chinese experts na pinublish noong Mayo ng National Center for Biotechnology Information ng Amerika, lumabas na mas mabilis na nakaka-recover sa mga sintomas ng COVID-19 ang mga pasyenteng pinainom ng Lianhua Qingwan sa loob ng 14 na araw kumpara sa mga pasyenteng hindi. Pero bago pa man marehistro ang produkto sa FDA, marami nang nagbebenta ng gamot online. At ayon kay Domingo sa mga na-raid na mga unregistered Chinese clinic, kabilang ang gamot na ito sa mga nakumpiska. Ayon sa FDA, ang produktong aprobado nila ay nakasulat sa wikang Ingles at hindi sa Chinese. Meron din itong FDA registration number. Paalala ng FDA, mabibili lamang ang gamot sa mga rehistradong butika kapag may reseta kayo mula sa doktor. Kaya natin siya ginawa prescription drug kasi kailangan talaga doktor ang titingin kung pwede siya sa iyo at kung paano mo siya gagamitin. Of course, may mga doktor na hindi talaga magpe-prescribe ng hindi Western medicine, no? Pero siguro kung feeling natin ito ay bagay sa atin, sa nararamdaman natin, pupunta tayo dun sa doktor na gumagamit ng traditional medicine. Babala ng FDA, may masamang epekto ang gamot sa ilan. Hindi siya pwedeng gamitin sa mga tao na severe ang sakit na, halimbawa may pulmonya na kailangan ng oxygen. Hindi yan pwede. Bawal ito sa merong high blood. Bawal siya sa mga umiinom ng ibang klaseng gamot. Pwedeng magkaroon ng interaction. So hindi talaga siya pwedeng i-take without the supervision of a doctor. Pag-aaralan muna daw ito ng husto ng Philippine College of Physicians bago ireseta. If there is no evidence that it will be effective and safe for people to use, then we cannot actually recognize them. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.